respond, pagtugon, kung paano ka nagre-responde, ito ay nagre-reflect ng iyong pagkatao. Good morning, everyone. Join me as we explore ang mga sinabi ni Apostol San Pablo sa Ikalawang Korinto, Kabanata 4. Alam po ba ninyo, marami pong Kristiyano, mga mananampalataya, kapag ka nakakakita po sila sa Facebook o maski dito po nga po sa YouTube ng mga pangit na komento patungkol sa Panginoong Hesukristo, patungkol sa Christian faith, pinapatulan po nila. Yan po ay, for me, yan po ay hindi magandang katangian nating mga Kristiyano kung papatulan natin yung mga yon. One, ito ang first reason. We have the light, they don't have the light. In Tagalog, nasa atin ang ilaw, nakasindi, maliwanag ang ilaw natin. Ang mga taong kumokontra kay Jesus, nasa kadiliman sila. Ano ang dapat natin maging respond? Dapat po natin silang kaawaan. Now turn with me to 2 Corinthians chapter 4. Okay? So, whole chapter po sana, pero syempre para matipid po natin ang time, basahin po natin ang mga verses mula 3 hanggang 6. O kung nakaready na po kayo, 2 Corinthians chapter 4, verses 3 up to 6. Okay. Sasalin po ng ESV or English Standard Version, no? And even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. In their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers. Maliwanag yan, ha? To keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. For what we proclaim is not ourselves, but Jesus Christ as Lord, with ourselves as your servants for Jesus' sake. So, isa pong malaking karangalan na nandito ako sa YouTube at akin pong isineshare ang gospel ni Jesus Christ. For Jesus' sake, of course. For God, who said, "Let light shine out of darkness," has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. So, Panginoong Jesus ang siyang magpapala sa kanyang mga salita na atin pong binasa. Okay, so gagamayin natin yan verse by verse. Umpisahan natin dito po sa verse 3. And even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. Okay, sabi ni Pablo dito, ang aking ipinapangaral na gospel ay hindi maiintindihan ng mga hindi mananampalataya. Okay, ito ay nakatakip lamang. Veil, nakatakip. Ito ay nakatakip lamang doon sa mga taong hindi nakakakilala kay Jesus Christ as Lord and Savior. Kaya sa mga YouTubers na kagaya ko, pag may nag-comment ng pangit sa inyong mga YouTube channels na hindi mananampalataya ng Panginoong Jesus, ipagdasal po natin sila. Kailangan nila si Jesus. They need Jesus. Huwag natin silang papatunan. Ako hindi po ako nagko-komento. Hindi ako nagko-comment. But asahan po nyo, pinag-pray ko po sila. Lord, sana makilala ka rin nila. Amen? Kasi lahat tayo, pinanganak tayo under sin. We were born under sin. Lahat tayo nangangailangan ng Savior. At sa biyaya ng Panginoong Hesukristo, nakakilala tayo sa Kanya. Ganun din, ipanalangin natin. Magiging believers din yung mga yan. Magiging mga born again Christians din ang mga yan. Pag may nag-comment sa'yo, i-declare nyo, I declare in Jesus' name. May pangalan siya ron, di ba? Nakalagay yung pangalan niya. Ako, ginawa ko po yung pag may nag-comment sa akin ng
ba, tungkol kay Jesus, kinokontra niya si Jesus, ang Trinity, ganyan. Nakalagay ang pangalan niya, in the name of Jesus Christ, maboborn again ka rin. In the name of Jesus Christ, makakakilala kay Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, mamahalin mo si Jesus Christ. Hindi ko alam kung paano, pero si Jesus Christ na ang bahala sa iyo. Ganun ang tamang asal. And sabi ng Bible, ang ating mga salita ay may power. Kasi kung born again ka na, may power ang salita mo. Mangyayari yon. Maaring hindi lang ngayon, pero mangyayari yon eventually. Maboborn again din po sila. Baka nga mas uminit pa sila kaysa sa'yo. Malay natin, di ba? Ako, by my experience, may na-experience na po akong ganyan. Sabi ko, aba, mas matindi pa ngayon sa amin ah. Oo. Dati kinokontra-kontra niya kami. Meron siyang mga philosophy, something-something, blah, 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 etc. Chu-chu-chu. Pero ngayon, alam po ba ninyo, mas matindi siya ngayon sa Panginoong Yesus. Thank you, Jesus. Ganun po. Pag may nakita kayo nag-comment sa YouTube niyo, sa kung ano man mga platforms na kayo ay active, you know, na may pangalan doon, I declare in Jesus' name, maboborn again ka. Yan. Walang imposible kay Jesus, ne? Okay. So, punta tayo sa 4. Ito yung dahilan bakit po sila ganon. Bakit sila ganito? Ito, nakalagay dito. In their case, the God of this world. Sino pang God of this world? Si Taning, si Satanas. Ang demon, si Satanas, si Satan, no? In their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers. Ayun, kaya pala, sila ay blinded by Satan. Sila yung mga unbelievers. Why? To keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Tinatakpan ni Satanas ang kanilang mga mata para hindi nila makita ang katotohanan tungkol kay Jesus Christ. Na si Jesus Christ ay Diyos. Na si Jesus Christ ay second person of the Trinity. That si Jesus Christ ang God of Gods. Na si Jesus Christ ang Almighty God. Ipag-pray po natin sila. Huwag po tayo makikipagtalo sa kanila. Mahalin natin sila. Sabi ni Jesus Christ, love your enemies. Gawan natin sila ng mabuti. Ang magagawa natin sa kanila, kasi sa YouTube, hindi naman natin sila kilala, no? Ipag-pray po natin sila. Okay? Ayan. Susunod. For what we proclaim is not ourselves, but Jesus Christ as Lord. Ayan po ang ating hangarin dito. With ourselves as your servants. Alam nyo, kaming nasa YouTube na nagpapahayag tungkol kay Jesus, pwede rin kaming tawagin na kami po ay servants din ninyo na mga nanonood dito at nakikinig. Kasi araw-araw bilang magkakapatid sa Panginoong Jesus, we serve each other. Maybe hindi ko kayo kilala, pero you serve me through praying. Nagpre-pray kayo, pinagpre-pray ninyo ako ang ministry ng YouTube nito. You are praying for this na sana maraming ma-reach na mga kaluluwa. Then that's service. Amen? Actually, kung tutuusin, hindi po kailangan ni Jesus ang ating service. Jesus is God. Jesus is the creator of everything. He has everything. He is our everything. So, nagseservice tayo sa ating kapwa. We serve each other. Tingnan nyo, ulitin ko yung verse 6. I'm so excited about this, you know? For what we proclaim is not ourselves, but Jesus Christ as Lord. With ourselves as your servants, for Jesus' sake. Hindi naman nakalagay dito. With ourselves as the servants of the Lord. Hindi naman nakalagay dito eh. With ourselves as the servants of Jesus. Hindi. With ourselves as your servants, for Jesus' sake. Ako po ay servant ninyong lahat. Kaya mag-subscribe na po kayo. Kung hindi pa kayo nakasubscribe dito, please do so. Click mo ang notification bell, share this video, at ipag-pray mo yung mga tao na kumokontra sa gospel ni Jesus Christ. Tandaan mo, i-declare mo, maboborn again sila. May mga pangalan sila doon, nag-comment sila. I declare, maboborn again kayo, mamahalin niyo si Jesus Christ. Maybe hindi ngayon, pero sa kapanahonang itinakda ng Panginoong Jesus. Thank you po sa inyong lahat. And as always and forever, Jesus truly loves us all.